travel insurance ka naman. So, actually, tataka nga ako bakit ang OWA kinakailangan pang magbigay ng sustento. Samantalang, yung iba, nakaalis na nga. Yung isa nga, tumawag sa akin, tuwang-tuwa, makakatanggap daw siya. Samantalang, ang ganda naman ng kinalagyan niya. Tuwang-tuwa pa sila na nagkaroon pa sila ng hotel accommodation pa. Pero ngayon, maglalabas pa ang gobyerno ng 5,000 pesos na sustento. Eh, ang growth back. Samantalang, mas maraming dapat paggamitan yung 5,000 na yun. Marami pa tayong dapat natulungan ng mga OFWs kaysa naman ipamigay mo doon sa mga nagbabakasyon lang, magkakaroon kasi ng additional. Anyway, hindi ko naman totally na sinasabing masama at mali. Dahil kung may pera naman, bakit naman hindi ipamigay? Kaya sinasabi ko, dapat maging practical din sa paggamit ng pera. Kasi yung pera pinamimigay ng OWA, hindi yan pera ng gobyerno. Yan ay pera ng mga OFW through contribution of $25. So, hindi naman dapat yan ubusin ng para-para ng left and right. Dapat yan gamitin sa mas kapakinabang para sa mga OFW o pamilya ng OFW.